Guys, guys, guys! Meron akong paper toys. Tingnan nyo, oh. Ha? Yan, laruan talaga? Oo, ito si Manok at si Pagong. Ha? Hindi halata. Buti pa tong robot ko. Ha? Ang ganda nga ng robot mo, Kuya Rod. Isali naman natin siya dito sa storytelling natin ngayong umaga. Ay, ha? Sige, lalaro tayo. Yan ang gusto ko. Storytelling. Talaga. Okay, okay. Pwede pahiram muna si robot? Ah, sige. Okay. Ito. Isang araw, hinahanap ni robot ang kanyang mga kaibigan. Pagong, Manok, nasaan na kayo? Kaibigang robot, nandito kami. Hila! Tulungan mo kami. Ah, naipit pala ang ibang laruan niya. Ha? Nabas kayo. Salamat, kaibigang robot. Tila! Kaya lang, napisa pala sila. Pero, hindi na bahala ang dalawa. Huwag kang mag-alala, kaibigang robot. Kasi kami ay mga Kamikara. Tila! Isang talbog lang, pwede kaming bumalik sa dati. Yeah! Wow! Hindi pala sila flat. 3D sila. Anong masasabi niyo, guys? iBilib! At kung paano kayo makakagawa ng sarili ninyong Kamikara toys, iBilibers, panoorin niyo ito. Cardboard template or pattern. Rubber bands. Gunting. Glue. Coloring materials. Gupitin muna ang pattern. May parts na kailangang itupi o ipagdikit. Gagamit din ng mga rubber band, ito ang sikreto kung bakit bumabalik sa dating anyo ang mga laruan. Tapos, kulayan. Para sa pattern, bisitahin ang iBilib Facebook page. Ang salitang Kamikara ay combination ng two Japanese words. Kami, meaning paper, and karakuri, meaning trick or mechanism. Ayon sa definition ni Haruki Nakamura, isang paper engineer na Hapones. Kakaiba ito sa origami kasi may pop-up action effect. Gawa ng rubber bands na ang main property ay ang pagiging elastic o kayang bumalik sa dating forma kahit ito ay na-stretch na. Kaya naman, enjoy laruin ang Kamikara Toys. Ang 2D nagiging 3D, iBilib.